Dito po si Mama Noy! Dito po si Jota Popo! Ito naman po si Papa Owas yung OGD niya. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong hinihilit sa amin! Pakinggan po natin ang mas mahabang pahayag ni Og Diaz tungkol dito kay Liza Soberano. Tungkol pa rin doon sa vlog ni Liza Soberano na parang siya ay hindi nag-enjoy sa kanyang career sa Pilipinas. At pati daw yung kanyang pangalan na Liza ay hindi siya ang nakaisip. So, pakinggan ulit natin ang mas mahabang pahayag ni Og Diaz, ang kanyang dating manager dito sa Pilipinas. And during all those years, I was never really asked for my input, my thoughts, my ideas. I felt like I was being told to be just a flower for so long. Di gusto ko na lang unawain at intindihin ang kanyang kwento at damdamin tungkol sa 13 years ng kanyang showbiz career. Kung sinasabi ni Liza na parang kinokontrol siya ng mga tao sa paligid niya, kung ako man yan at ang Star Magic, gusto kong magpasalamat kay Liza kasi sinunod niya kami. Kaya siguro sumikat siya. Imagine ninyo ha, kung walang nangyari sa karir ni Liza noong hawak ko siya at ng Star Magic, malamang iba ang narrative niya ngayon. At least okay na yan. Kesa naman nagrarant dahil walang nangyaring maganda sa karir, di ba? Sabi ni Liza, I had always been told what to do, what to wear, what to say, and what not to say. I know this was for my own good. It was to protect me and my career, but it was a career that I had no say in. Anak, lagi kang binibigyan ng chance to say your piece, your opinion, your suggestion. Pinapakinggan ka din naman pag may complaints ka. Pero, di ba kung minsan we had to meet halfway? Pinagbibigyan mo naman ang production pag nilambing ka nila. And I thank you for that. Pakikisama ang tawag doon, anak. Pagtatanim para in the future, may aanihin. Hindi rin naman siguro ako magiging OG Diaz kung ako lang mag-isa. Nakisama, naki-PR din naman ako. Pag may gusto ka naman o ayaw ka, anak, isinaalang-alang din nila yon, di ba? Tandaan mo, anak, narating mo ang fame hindi lang dahil sa akin at sa suporta ng Star Magic at ABS-CBN at ng production staff. Dahil din yan sa dedication mo sa trabaho. Dahil yan sa'yo. Kaya palakpakan mo rin ang sarili mo, ha? Lahat ng ito, nang narating mo, pinaghirapan mo yan, anak, para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo. Sila ang inspirasyon mo, kaya minahal mo rin ang karir mo. Yung sinabi mong I didn't choose the name Liza, it was chosen for me. Anak, yung screen name na Liza Soberano na ibinigay sa iyo ni Tita Malu Santos ng Star Cinema, yan ang nagtaguyod sa pamilya mo. Nabigyan mo ng bahay at magandang buhay ang daddy mo. Nakakapagpadala ka rin ng tulong sa mami mo sa States. Naibili mo ng bahay sa Amerika ang lolo at lola mo na kumupkup sa inyo ng kapatid mo si Justin nung mga bata pa kayo sa Amerika. Lahat yan dahil sa'yo. Dahil sa pagiging Liza Soberano mo, anak. Mas issue siguro yung screen name kung hindi tumatak sa utak ng mga Pilipino. Kung hindi ka tinangkilik. Diba? Eto, anak, ha. Wa hechos to. I wish you good luck sa bagong bihis na Liza Soberano. Alam mo ito, lagi kong sinasabi kahit kanino. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Dahil ang mga kinikita ko sa'yo bilang manager ang ipinambabayad ko sa hospitalization ng inaanak mong si Miracle noong 2017 na 6 years old na siya ngayon. Nung naghiwalay tayo bilang manager talent, sabi ko sa'yo, basta pag may concerns ka, problema o tanong ka, nandito lang palagi ang Tito OG mo. Maghihintay lang ng tawag o text mo. Kaya doon sa mga bashers ko na sinasabing mukha akong komisyon, mukha akong pera, napalibhasa hindi ako ni-renew bilang manager ni Liza, na pinayaman ako ni Liza Soberano, na kung hindi dahil kay Liza mamamatay ako sa gutom. Darling, no man is an island. Pag hindi nyo alam ang meaning niyan, baka kayo ang mamatay sa gutom.